Ito namang ating, inaanak ko to actually. Yes. O, inaanak ko sa kasal. Sa ano, sa... Yung aming reaffirmation. So, bali, you've been in the business for 3 decades. Grabe naman. 3 decades. Pero bata ako nagsimula, ah. Bata pa. Makakala nila palola na eh. Fetus pa. Gano'ng kahalaga yung mapili kang best actress muli sa pagganak mo ng role na ito? Siyempre, ate, ano, big deal pa rin talaga, no? Kasi una-una, first summer MMFF Awards, di ba? So, memorable talaga siya. Tsaka, ito ang first, actually, na best actress award ko in a film. Yes, so memorable siya talaga. Grabe. Kasi yung Gawad Urian ko was for another film, another Kapampangan film, Magkakabaong, best supporting actress ako doon. And then best actress ako sa TV Star Awards, yung sa Saan Ka Man Naroon with Claudine. So iba, syempre ibang experience, nakakatuwa, blessed. Eh, pero ang galing-galing naman nito eh. Galing. Sobra naman talagang galing kasi noon pa naman talaga galit na galit tayo sa kanyang pagka-kontrabida, baya, di ba? Hindi, tsaka yung pag sumasampal siya ng tao, parang ang laki niya. Oo. Di ba may ginawa tayong drama nun, ate? Tapos behind the scene, nagtatarayan tayo, ganyan. Nakakatuwa lang po. Nakaka-exeno sila. Pero talagang patunay sa husay talaga ni Ma'am Shea Gladys ang versatility niya kasi dito sa summer ng MMFF, nag-heavy drama siya sa Apag. Tapos, nag-comedy naman siya sa Here Comes the Groom. Ito, paano mo sinisiguro na patuloy kang nag-i-improve bilang actress, Ma'am Shea Gladys? Tips naman dyan. Wow, tips naman dyan. Hindi, una-una sa Apag, when Direk Brillante told me, oh, may gagawin tayong movie, ganyan, bida ka, syempre hindi ako naniwala nung una. Pero when I read the script, natuwa ako doon sa character ni Nita Balagtas, ano? So, from grieving wife to forgiving wife, yung ganon. So, syempre, pinrasis ko muna yun. Sa totoo lang, nagpapayat din ako kasi mahirap yung role, ganyan. Halos no makeup, ganyan. So, inuna ko physical. Tapos, hanggang sa in-internalize mo na yung role niya, parang halos kailangan, malungkot ka lang halos doong buong ano, tape, shoot. Pero, siyempre, after that, para namang may switch off eh. Okay ka na ulit, ganyan. Pero medyo mahirap kasi challenging with Direk Brillante. As they all know, walang script. Di ba? Mag-improvise ka kung ano yung dialogue mo. Ay, ganun. As long as, para ka nag-workshop na bibigyan ka lang niya ng situation. Of course, yung character ko, alam ko, si Nita Balagtas. And dapat akma doon sa role mo, akma doon sa character mo at sa sitwasyon, yung ia-adlib mo na dialogue. Eh, Kapampangan pa. So, minsan may i-feature sa akin na Kapampangan lines. Ako yung, ay, ang bilis. So, hindi naman ako fluent. So, ano raw yun? Maghahanap ako ng Kapampangan sa set. Ano daw yung sinabi ni Direk? So, dun ako, ano. So, yun. Collab, kakollab din yung ibang mga kasama sa set. Pero, importanteng inaral ko talaga yung character ko as Nita Balagtas. With Here Comes the Groom, ibang-iba. Ate, kasi kung dun, walang script, di ba? O, pwede kang mag-adlib, pwede kang mag-improv. So Here Comes the Groom, stick to the script si Direk. Bawal mag-adlib. Kasi comedy. Maligtad. Akala nila pag comedy, uy, pwedeng mag-adlib. Hindi. So si Direk Chris kasi, since he also wrote the script, di ba? So para sa kanya, nakakatawa na yan. So wag mo nang dagdagan niya, wag mo nang bawasan, ganyan. Magpapaalam kami kapag may gusto kami i-inject. So ibang experience naman. Of course, ang saya-saya namin sa set nila Kalan. Nila Jervie. Grabe. Ang daming sinabi ni Gladys. Ang bilis natin magsalita, ano? Nasagot niya na lahat. Ganyan talaga siya sa set. Oh. Timer starts now, no?